yan? Nagmamahihilot? Oo, nagmamassage. Wala rin akong kita masyado. Kasi nanarbaho ko dati doon sa may Sardinas, ma'am. Oh. Ano lang, binawasan ng tao kasi wala nag-aanong gawa. Oh, walang gawa. Eh, dahil sa itong pandemic. Oh, kaya nga po noon, maraming na ano, mga nawalan ng trabaho dahil sa dito na pangyayari, no? Sumaya po sa amin. Dito lang po sa bahay, kita at matulog kasi hindi na po makaano sa makaupa kasi ito kulang po sa pagkain. Taga saan po sila, sir? Taga Bohol po, sir. Taga Bohol. Bohol, ano po? Hagna, Bohol. Hagna, Bohol. Hagna, Bohol. Gaano katagal na po kayo dito? Ano, mga almost 4 years po, ma'am. 4 years na? Walang tumutulong sa inyo? Lang, ano kasi, ma'am, eh. Dati, katrabaho na kasi ako eh. Ngayon, pag pandemic, pag lockdown, wala na. Yun, pinagtiyagaan ko itong nag-aral dati sa massage. Pinalikin yung massage. Bihira na nga magpamasas. Minsan, mahingi lang ko ng tutong doon sa akin. Gutom na talaga. Nanghingi kayo ng tutong. So, 4 years na kayo dito. So, ano po sinasakyan nyo papunta doon? Barko rin. Dati, nag-airplane. Oh. Ngayon, baka may barko. Oh, barko po tayo. Kung halimbawa man na may tutulong sa inyo, kuya, di siyempre, kung may makanood na kababayan nyo, di ba, tulad nung nangyari kay Kuya Dennis, may tulong na dumating sa kanya. So, manawagan din po tayo na gusto nyo po umuwi na sa Bohol. Na 4 years na po kayo dito, gawa nga nung naapektuhan po ang pagtatrabaho nyo gawa ng pandemic. So, manawagan tayo, kuya. Sa gusto mga tumulong po. Ang mga requirements ko, ma'am, nawala, ma'am. Kasi, yun sabi ko, natulog ko, yung bag ko, inis ko pa. Paano po yun? Hindi ko naka-recover. Pwede ba po nga nang kumuha ko dito ng ano, wala lang. Ano pong pangalan nila? Maximiliano Galbi. Maximiliano Galbi? Okay. Manawagan na lang po tayo, kuya, kung baka malay nyo, meron pong nakapanood sa inyo, nakakilala sa inyo, na matulungan din po tayo, tulad po nung nangyari kay Kuya Dennis. Sige po, manawagan po tayo, kuya. Manawagan na. Kung sino po nga nakakilala sa akin ni Maximiliano Galbi, kailangan, gusto na po umuwi doon sa amin, sa Bohol, at nga, kung may puso kayo nga na tumulong sa akin, tutulungan niyo ako, ma'am or sir, o mga kamag-anak ko, saan sila nga magpatulong sa akin. Marami pong salamat. Okay, kuya, malay naman natin, ipag-pray po natin na sana po may makapasin po sa panawagan natin, ano? Tulad po nung nangyari kay Kuya Dennis, di ba, kuya, no? So, ayun, di ba? So, kaya dapat manalangin lang po talaga tayo, kuya, ha? Antayin lang po sa natin, baka may makatugon po sa panawagan nyo, ha? Antayin lang po natin sila. Okay po, kuya. Guys, balik po sa pangalawang pagkakataon, binalikan po natin si kuya para po tugunin ang kanyang hiling na sana po matulungan siya. Binalikan po natin siya sa simbahan ng Baklaran, pero wala na po siya doon sa pwesto niya. At may nagsabi po
na si Kuya Maxi po ay nakakulong na nga daw po. So sa hindi po nating alam na kadahilanan, hindi na rin po ako nagtanong sa kanila doon sa kinaroroonan po kung saan ko po nakita si Kuya Maxi. So hanggang dito na lang po ang episode ni Kuya guys. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa bawat episode po na pinalalabas po natin. Maraming salamat po sa suporta.